pumunta ng La Paz. Sabi po niya sa akin. Bakit po, Bishop? Sabi po, kasi ikaw ang magpe-preach ng hapon. Grabe po, no? So, ako po ay sa sobra pong bigla, wala po akong ibang nasabi. Okay po, Bishop. Sabi. Pero witness po yung aking asawa kasi sinama ko siya sa Brigada Escuela dahil wala pong kasama sa bahay. Pagkababa ko po ng phone, lumamig po ang aking kamay. Hanggang po doon sa school. Ano po? Pero praise God, ako po ngayon ay narito sa inyong harapan. Ano po? Wala po akong magagawa, tinulak po ako ng ating bishop. Amen. At wala rin po kayong magagawa, ako po talaga ang tinulak ng ating bishop ngayon. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. Hallelujah. At dahil po wala ang ating bishop, iibahin po natin ngayon ang preaching. Ano po? Amen. Iibahin po natin ang preaching ngayon. Ang preaching po ngayon, to be continued. Ano po? So, ibig sabihin po, pag nag-introduction ako, tatawagin ko si Pastor Ram. Pastor Ram, hindi ko na alam ang gagawin. Ikaw na muna. Tapos, nandito naman po ang aking primary 12, si Pastor Ted. Pastor, ikaw na magtapos. Ano? Amen. So, palakpakan po natin si Lord. Dahil mayroon po akong Pastor Ted na siya pong nag-fill up sa akin sa La Paz ngayon po dahil wala po ako doon. At ako po ay ginulat ng ating bishop. Amen. Hallelujah. So, gusto ko lang pong magkaroon ng konting introduction kung ano po bang ginagawa sa La Paz, ano? Every now and then po kasi, sa La Paz, ay ang instruction ko po sa kanila, dahil ako po ay natututo rin kay Lord, every Sunday, sabi ko sa kanila, dapat ay meron kang mga estratehiya. Can you say strategy? To defeat the enemy. Amen po ba tayo doon? Dapat every now and then, no, ang 52 Sundays, dapat sa 52 Sundays na yon, meron kang 52 strategies to defeat the enemy. Amen po ba tayo doon? At ang una ko pong sinabi sa kanila, ang ating kaaway ay merong tatlong P. Amen. Ano po yung tatlong P? Sabi niya, number one is pride. Amen. Titirahin ka ng kaaway sa pride. Kaya kapag isang Kristiyano mayroong pride, patay ka na, kapatid. Amen. Pangalawa is, the second P is pesos. Kapag ikaw ay nasira na sa pesos, eh, lalo na. Amen. At yung pangatlo, no, na letter P is yung tinatawag nating pretty boys at saka pretty ladies. Amen. Amen po ba tayo doon? So, ibig sabihin, kapag alam mo yon na temptation, na strategy yon ng kaaway, aba, you have to watch out for that. Amen po ba tayo doon? Kaya lang, every Sunday po, tinatry ko pong i-capsulize ang mga mensahe ni Bishop at sino man po ang tumayo dito para ako ay magkaroon ng estratehiya. Amen. Tapos, noon pong nakaraan, mga nakaraang messages, mayroon pong 5 D's na binigay si Bishop. Tama po ba yan? Ano po yung first D? Araw, wala silang strategy. Amen. Ano po yung first D? It's all about discipline. Dapat ang isang Kristiyano ay mayroon siyang disiplina. Can you say amen to that? Hallelujah. Pangalawa po, dapat mayroon kang diligence. Mayroon kang kasipagan. Can you say amen to that? Pangatlo, sa tingin ko, mayroon ka dapat determination. Amen. Tapos, mayroon ka dapat dedication. At yung panghuli, marunong ka dapat mag-declare or declaration. So, doon pa lang po sa sinabi kong limang estratehiya na yon, talo na ang letter P, ay tatlong P's ng demonyo. Amen po ba tayo doon? Tapos, ako po ay na-inspire doon sa message na naman ni Bishop, nung sinare niya yon, dapat pag-aralan niyo, sabi niya, ang Genesis 37 hanggang 50. So, ang inyong pong pastor, nag-enjoy! Pinag-aralan ko po ang istorya ng Joseph the Dreamer. Ano? At mayroon na namang binigay na strategy si Lord. Can you say amen to that? At yun, ang pastor niyo po kasi mahilig pong gumamit ng acronym. No? So, 3 P's versus 5 D's plus. Amen. V,
double T and double F. Kapag ang isang Kristiyano po, dapat marunong kang, yung first B is marunong kang mag-visualize. Can you say amen to that? Dapat ang isang Kristiyano, you can see yourself 5 or 10 years from now. Can you say amen to that? Tapos, sa istorya po ni Joseph na yon, nagkaroon po siya ng first T, yung threats. Amen. At ang matindi po dito, ang naging threats, yung pong mga kapatid niya. Amen po ba tayo doon? At yung mga tatay at nanay niya pa. Tama po ba? So, yun po yung naging threat sa kanya kasi binenta siya, no? Inalipusta siya, hindi sila naniwala sa kanya. And then, yung another T is what we call the temptation. Di po ba? Si, yung asawa po ni Potiphar. Every now and then, tinitempt po si Joseph. Amen po ba tayo doon? Doon ko po na-realize na kapag tinitempt ka ng kaaway, no? Dapat po marunong kang tumakbo. Amen po ba tayo doon? Ang totoo pong Kristiyano, marunong dapat tumakbo. Hindi lang tumakbo, mabilis kung tumakbo. Can you say amen to that? Kasi po, talagang sabi ni, ang asawa ni Potiphar, nabighani siya kay Kwan eh, kay Joseph eh. Sabi niya, halika dito, sabi niya, sipingan mo ako, sabi niya, ano? Kaya lang hindi po bumigay si Joseph. Tama po ba yan? And then po yung first F is fulfillment. Can you say fulfillment? Kapag ang isang Kristiyano po marunong mag-visualize, dapat alam niya na dapat ito ay ma-fulfill. Can you say amen to that? At ang fulfillment na yan, mabibigay lang po ni Lord. Amen po ba tayo doon? And then the last F is what we call yung forgiveness. Tama po ba? At the end, nung naging prime minister si Joseph the Dreamer, akala ng mga kapatid niya, gagantihan niya yung mga kapatid niya. Pero ano pong ginawa ni Joseph? He forgave. Amen. Amen po ba tayo doon? So, mahaba na pong strategy yun. Amen po ba? Then last Sunday po, nung ako ay nasa lapas, tinira ko lang sila ng dalawang C. Amen. Plus na naman, another strategy. Sabi ko po sa kanila, no, actually po, we don't need a change of leadership. We just need a change of heart. Amen po ba tayo doon? Kaya kung ang isang Kristiyano gustong lumago, baguhin mo ang puso mo. Can you say amen to that? Wala na po bang lalakas doon? Hallelujah! And then, the last C is you have to renew your commitment. Can you say amen to that? Ngayon pong hapon na ito, gusto ko pong bigyan din kayo ng strategy na nagmumula kay Lord at pinadaan po ito sa ating bishop. Can you say amen to that? Papalakasin ko lang po ang aking loob. Sino po dito ang may problema? Taas nga po ng kamay. Mukhang walang problema po yung mga nasa likod. Ulitin natin. Sino po ang may problema dito? Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord dahil may problema po kayo. At ang challenge ko po sa inyo ngayon, bago kayo umalis sa mga pintong yan, dapat mayroon po kayong strategy na babaunin galing kay Lord to defeat the enemy. Amen po ba tayo doon? At lahat po tayo ngayon ay nakakaranas ng crisis. Tama po ba? Kaya po ang ating title is Overcoming Crisis in Life. My first question is, do you want to overcome your crisis in life? Ulitin ko, hindi po mahina pong sagot nyo. Do you want to overcome the crisis in your life? So now, listen attentively to the word of the Lord. Sino na po ang gustong makinig sa salita ng Panginoong Diyos? Palakpakan po natin ulit ang ating dakilang Diyos. Sabi po niya dito, God never promised a rose garden. Tama po ba yan? Alam niyo po, God never promised an easy life. Can you say amen to that? God never promised an easy life. Ano ba po?
God never promised a problem-free life. Amen. God never promised a hindrance-less life. Can you say amen to that? God never promised a struggle-free life. Noon pong naging pastor ako, akala ko po, nung tinulak ko ni Pastor Ted sa pagpapastor, no? Akala ko po, this is smooth sailing. Amen? Napaka-pagpastor ka na, no? Smooth sailing ang buhay. Malaki po pala ang aking malaki pong pagkakamali pala yun. Kapag ikaw pala ay isang Kristiyano, lalong dadagsa ang problema. Can you say amen to that? Eh, lalo pong dinagsa ang pastor nyo eh. Nung nagpastor. Amen. Kaya lang, nung pong dinagsa na ako ng problema, ang matindi dito, kakampi ko na si Lord. Can you say amen to that? Kapag kakampi mo na si Lord, kahit anong problema, kaya pong lampasan. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. But in Hebrews 13:5, sabi niya, He promised that He will never leave us nor forsake us. Sa lahat po na nang naniniwala doon, sumigaw po ng amen. God said, God promised that in spite of your crisis, He will never leave you nor forsake you. Can you say amen to that? Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng Diyos. That's the promise of the Lord, so we have to believe that. Amen. Next po, sabi po niya dito sa John 16:33, habang binabasa po ang salita ng Panginoon, makinig lang po kayo, at magagamit niyo po ito paglabas niyo dito sa simbahang ito. Sabi po niya sa John 16:33, sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Can you say amen to that? Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan ito. Can you say amen to that? Ibig sabihin po mga kapatid, kayo po ay nakakaranas kagaya ko ng mga problema ngayon sa buhay. Amen! Pero napagtagumpayan na po ni Lord ang krisis sa buhay mo. Can you say amen to that? Paano niyo napagtagumpayan? Tignan niyo po ang krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, talagang Jesus Christ already redeemed us sa atin pong mga crisis, mga problema sa buhay. Bakit nananatili ang problema sa buhay mo? Kasi minsan, hindi po tayo naniniwala na niredeem na ni Lord yun. Can you say amen to that? Kapag hindi ka naniniwala na si Jesus Christ ay namatay para sa'yo, loves na loves ka niya. Amen? Eh talagang mananatili po ang problema sa buhay natin. Amen? Sabi po niya sa 2 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Nung nakuan ko po ito, tumawa po ako ng malakas. Amen. Ulitin ko po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Minsan po kasi ang tao, akala niya siya lang ang may problema. Para po ma-motivate po ang lahat, ulitin nga po natin, sino pong may problema sa buhay, magtaas nga po ng kamay. Di po ba nakaka-bless ya? Kasi po, minsan, nagsa-self-pity ang isang Kristiyano, ang dami-dami kong problema. Pero hindi niya alam, marami ring problema yung ibang kasama niyang Kristiyano. Amen. Paano pa kaya kung ang may problema hindi po Kristiyano? Mas mahirap po yun. Tama po ba yun? Amen. Pero eto pong matindi, tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit pa sa inyong makakaya. Amen! Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas
upang mapagtagumpayan iyon. Amen po ba tayo doon? Ibig sabihin po pala, kahit binibigyan tayo ng Lord ng napakaraming pagsubok, ano? Siguro tinatawanan lang po tayo ni Lord. Kasi tinetest lang po niya ang ating faith sa Kanya. Amen po ba tayo doon? Tinitingnan niya lang ng Panginoong Diyos hanggang saan ka ba? Sa pagsubok na ito, sabi nga sa isang mga napag-usapan namin sa cell group nila Pastor Ted, binigyan na kita ng sakit, hindi ka pa rin bumalik sa akin. Binigyan na kita ng problema, ang dami-daming problema, hindi ka pa rin bumalik sa akin. Amen! Ibig sabihin po, pag nagbigay ang Diyos ng problema, ang gusto lang po niya ay bumalik tayo sa Kanya. Can you say amen to that? At kapag bumalik ka na sa Kanya, mapagtatagumpayan po natin ang lahat. Amen po ba yun? Hallelujah! Sabi po niya sa Romans 8:35-39, sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmahal sa atin. Can you say amen to that? Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kaya't ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alinmang nilalang, sabay-sabay po tayo dito, ready blow, ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoong Diyos. Wala po bang palakpak si Lord dyan? Hindi ko po kayo kilala. I don't know your circumstances. Hindi ko po alam kung anong pagsubok, gano'ng katindi ang pagsubok na nararanasan niyo po ngayon. Pero kapag mayroon kang Kristo, kayang-kaya po nating pagtagumpayan yun. Amen po ba tayo? Sabi po ni Apostle John, sa 1 John 4:4, mga anak, kayo nga ay sa Diyos na. Amen. Sa Diyos na pala tayo talaga. At napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa mga makasanlibutan. Amen. Hallelujah. Sabi po dito, yes, we are experiencing all kinds of struggles, problems, sufferings, and all kinds of crises in life. Mag-enumerate pa po kayo. Hinahamon po kayo ni Lord ngayon. Amen. We are filled with various fears, worries, anxieties because of the uncertainties of life. Pero sinabi po niya sa Romans kanina, wala pong makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. And to overcome this, do you want to overcome your crisis? Ito na po yung strategiya ni Lord. Pastor Ram, mag-ready na kayo. Patapos na ako eh. Amen. To overcome this, we must understand that how can we overcome crisis in our life today? Number one, we have to realize that crisis, problems are common to everyone. Amen. Crisis are common to everyone. Pakibulong nga po sa katabi nyo. Crisis are common to everyone. Ibig sabihin po, hindi po kayo nag-iisa. Amen.
Hindi po kayo nag-iisa na may problema. Lahat po tayo ay mayroong problema. You have to realize that. Kasi kapag hindi mo na-realize po na sinasabi mo lang sa sarili, ako lang yatang may problema. Bumababa na po ang self-esteem mo, magkakaroon ka na ng self-pity until such time na, yun nga, magpapakamatay ka na lang, sabi ni Bishop. Amen po ba tayo doon? Ang tingin natin, tayo ay pinagsakluban na ng langit at lupa, wala ng pag-asa, wala ng bukas, wala ng kapag-apag-asa talaga. Zero probability. Pero sinasabi po dito, lahat po tayo ay nakakaranas ng problema. Sige nga po, check natin to. Sino po ang walang problema dito? Magtaas po ng kamay. O, tingnan nyo po. No? Lahat po tayo talaga ay mayroong problema sa buhay. Ito po, inulit na lang sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And what is good, and God is faithful, He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Amen. Ibig sabihin, kapag nakita ni Lord, binigyan ka niya ng problema, tapos hindi mo na talaga kaya, ibig sabihin, ire-rescue ka rin ni Lord. Amen po ba tayo doon? Isa po sa akin natutunan kanina, yung po palang mga rescuer, yung mga nasa pool or yung mga nasa beach, ano? Kapag mayroon pong isang nalulunod, at ikaw pa ay kaway ng kaway, ibig sabihin talagang nagpipiglas-piglas ka pa, hindi ka pa i-rescue. Hihintayin ng rescuer na lupay-pay ka na gano'n. Kasi pag ni-rescue daw po kayo, na talagang lumalaban ka pa, baka dalawa pa po kayong malunod. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kapag sinuko mo ng lahat, Lord, lupay-pay na ako, rescue me, then that's the time that the Lord will rescue you in your present situation. Amen. That's the time na kukunin ka na ni Lord and He will impress you. Sasabihin niya lang sa iyo, mahal na mahal ka ng Lord. You will just realize, mahal na mahal pala ako ni Lord. Hindi niya ako hinayaan na mapahamak. Amen. So, hindi lang po ang crisis common to all. Ang number two po is, crisis comes for our common good. Can you say amen to that? Crisis comes for our common good. Ibig sabihin, ang crisis po pala, ang problems, makakabuti rin po sa atin. Amen po ba tayo doon? Bakit po? Nung binabasa ko po ito, na-realize niyo po ba kung okay na pong lahat sa buhay natin? Okay na pong lahat eh. Everything is set. You're very happy. You're experiencing joy. Ang tanong ko po eh, mayroon pa kayang magpe-pray? Sa tingin niyo po, baka po wala na. Kapag hindi ka binigyan ng problema ni Lord, mag-grow ka pa kaya sa iyong spiritual life? Sa tingin ko po, hindi na. Bakit po? Everything is set. Sabi nga po nila, wala na pong challenge. Tama po ba yun? Pero kapag ikaw ay may problema pala, ibig sabihin po noon, kapag may problema, mahal na mahal ka pala ni Lord. Amen? Kasi po, nung hindi ka niya binibigyan ng problema, nakakalimutan mo siya eh. Tama po ba yun? Minsan po, kapag masayang-masaya na tayo, we are contented, nasa tugatog na po tayo ng tagumpay, kadalasan po, tayo po ay nakakalimot. Tama po ba yun? Na noon, pray ka ng pray, bigay naman ng bigay si Lord, until such time na binigay niya na lahat, ayaw mo naman magbigay kay Lord.
Amen po ba tayo doon? Dapat marunong ka rin magbigay kay Lord. At mind you, kung ano po yung pinangako nyo kay Lord, tuparin po natin. Amen po ba tayo doon? So ibig sabihin po, this is, problems are not just common to people, it is also for our common good. Sabi po niya sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Can you say amen to that? Ibig sabihin po nito, all things work together for our own good. Amen. Ibig sabihin po nito, ang problema ay nagkakalakip-lakip para sa ating ikabubuti. Can you say amen to that? So ibig sabihin, kapag mas marami kang problema, ibig sabihin, mas mabuti yon para sa'yo. Can you say amen to that? Hallelujah! Kagaya nga po ng example ni Joseph. Di ba? Kung ako po siguro yung naka-experience doon sa example ni Joseph, bumigay na po ako. Kasi po, kung ang mismong kapatid ko, ang mismong nanay at tatay ko, ang mismong asawa ko, ang hindi maniniwala sa akin, para saan pa ang buhay na ito? Amen po ba tayo doon? Kung ang mga kapatid ko, mga nanay at tatay ko, di na naniniwala sa akin, sino pang maniniwala ang ibang tao sa akin? Tama po ba yun? But still, ang ginawa po ni Joseph, nagpatawad. Ang ginawa ni Joseph, he forgive. At yung isa pong nabasa ko doon, yung yun pong pinapalabas na siya po ay namatay. Amen? Hindi po linaalam, yung pinapalabas nilang patay, yun na po yung kaharap nila. Yun na po yung kaharap nila. Tapos gusto niyang, actually hindi po niya nakayanan, umalis po siya dun eh. Sa mga sobrang persecution na kanyang natanggap, still, nagpatawad pa rin po siya. Amen. Ibig sabihin po, ang isang tunay na Kristiyano, kahit ginawan ka na ng masama, marunong ko pa rin magpatawad. Amen po ba tayo doon? Kahit hindi na siya naniwala sa'yo, patawarin mo pa rin. Minsan po, ang hirap, ano? Kaya lang, yun po ang gusto ni Lord. Amen. Dahil pag sumunod po tayo, nandun ang blessing ni Lord. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos? Nung nabasa ko po ito. Kasi ang alam ng mga kapatid niya talaga, dahil sa kasamaan na ginawa nila, gaganti na ito eh. Pero nung sinabi niya, huwag kayong matakot, maaari ko bang palitan ng Diyos? Ibig sabihin, hindi po talaga para sa atin ang paghihiganti. Amen po ba tayo doon? Kung ikaw ay binabato, okay lang, relax lang. Kumanda sila kapag si Lord ang gumanti para sa'yo. Amen po ba tayo doon? But of course, as a Christian, you know, we will also pray na matauhan na lang siya para naman masaya po ang lahat. Amen po ba tayo doon? Pero hindi po natin alam ang kaparaanan ni Lord. Number three is, crisis is for our common good if, sabi niyo po if we have the right attitude. Can you say amen to that? Hindi ko po makalimutan ang quotation nito. Sabi niya, your attitude determines your altitude in life. Can you say amen to that? Kung gusto mong umangat sa buhay, that depends on your attitude. Kung gusto mong umangat ang iyong spiritual life, that depends on your attitude. Kung gusto mong mamayagpag sa procession mo,
sa profession na binigay sa'yo ni Lord, dapat tama ang attitude mo. Can you say amen to that? Kapag hindi po tama ang attitude, hindi po kayo pagpapalain ni Lord. Kaya po sa lapas, minsan po, ang pastor niyo po kasi, unti-unti po kasing pinaparealize sa akin ni Lord, ang paglilingkod po kay Lord ay meron pong standard. Can you say amen to that? At yun po kasi ang DNA ng TFBC. Kaya ang pastor niyo po doon, nag-set po ng time. Kasi po napapansin niya noon, noong mga unang mga buwan, dumarating lang po sila sa gusto nilang oras. Amen. Kaya sinabi ko po sa kanila, ang ating service ay mag-i-start ng alas 10. Bibigyan kayo ni Lord ng grace period na 5 minutes. Ibig sabihin, with or without you, we will start the service at 10:05. Tapos sa cell group din po, ganon ang aking sinet. Ang cell group po namin doon is Sabado, kasi po nagtuturo ako from Monday to Friday. Sinabi ko sa kanila, lalong-lalo na sa music team, sabi ko sa kanila, mag-i-start ang time natin is 1 o'clock, pero bibigyan ko kayo ng grace period na 5 o'clock. With or without you, we will start at 1:05. At sinabi ko po sa kanila, lalong-lalo na sa music team, no Bible study, no play. Yun po ang aking itinaas na standard sa kanila. Bakit po? Kasi po napapansin ko, hindi po, eto pong pagtumugtog po ang music team dito sa TFBC Main, pag narinig mo silang tumugtog, kahit wala na yung message, umalis ka, okay ka na eh. Pero kapag ang isang music team, member ng music team, hindi tamang attitude, at siya po ay tumutugtog at tinayaan po ni Lord na tumugtog siya doon, baka po ibang espiritu po ang ibato niya sa amin, instead po na ma-motivate kami, madi-discourage pa po kami. At unti-unti po nilang nai-embrace ang standard na yon. Noon pong nakaraan, nung nandun si Pastor Ted, isa lang po ang kumanta. May isang dumating sa cell group, siya po ay nag-download, siya po ay kumanta, at kami po ay na-bless. Amen. Nung nakaraan po, ngayon po yata, isa din po ang kumanta. Pero yung mga ibang mga nag-attend ng cell group, nag-back up po yata. Ibig sabihin po, I will stick on that standard of the Lord. No cell group, no play. Amen. And it depends on their attitude if they will take it or leave it. Amen po ba tayo doon? Why? Because your attitude determines your altitude in life. Kung gusto po nating umangat, nakadepende po yan sa ating attitude kay Lord. Can you say amen to that? Palakpakan po natin ang dakilang Diyos. So, ibig sabihin po, problems, crises are common to people. And sa number two, this is for our common good. And this will just be for our common good if you have the right attitude. Can you say amen to that? O nakalatag na po si Lord ng tatlong estratehiya para po sa inyo to overcome your crisis in life. Amen. Gusto niyo po bang magpatuloy at makarinig pa ng iba pang strategy? Amen. Hallelujah. You see, our problem is not the crisis itself, but our attitude towards the crisis. Tama po ba yan? Hallelujah. In my observation, some of us, when we encounter crisis, ito na po yung ating ginagawa. Kapag mayroon po tayong crisis sa buhay, number one is, you are denying it. Alam mo nang may problema ka, but ayaw mong tanggapin. Amen po ba tayo doon? Alam mo nang may problema yung attitude mo, ayaw mo pa rin tanggapin.
Amen. Para po yung illustration ni the bishop tong nakaraan, no? May putok ka na, pero amen? Ayaw mo pa rin tanggapin. Bakit? Nasanay ka na kasi. Amen. That's why you are denying it. Amoy na. Diyos ko. Nandito ka palang, naamoy mo na. Meron po kaming ka-exchange po ng kwan noon, ng from other country. Alam niyo po, pag nandito sila, pag ganun, kami po ay humahari pas papunta dun sa kabila. Alam niyo po ba kung bakit? Kapag sinalubog niyo po, mananakaut ka. Amen? Pero, yun po kasi, sa kinakain nila eh. Pero sa buhay Kristiyano po, you are in a denial. Amen. Sabi ni Lord, paano niya ayusin kung hindi mo tatanggapin sa puso mo na meron ka nga talagang problema? Amen po ba tayo doon? Another po is withdrawing. Instead that you will face your problem, tatalikod ka. Sabi ko sa kanila sa lapas, pasensya na po kayo, sabi ko, dahil ang leader po talaga ay matapang. Can you say amen to that? Ang leader po talaga ay dapat pong matapang. Can you say amen to that? Sige po, palakpakan natin ng Lord. Dahil kapag isang leader hindi po matapang, wala pong mangyayari. Can you say amen to that? Kung si David po natakot kay Goliath, di hindi niya natalo si Goliath. Can you say amen to that? Kaya dapat po tayo, kapag mayroon kang problema, marunong kang tumayo. Lalo na kung kasama mo si Lord. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. So, ang isa pong Kristiyano ay hindi marunong umurong. Amen. Ang isa pong Kristiyano ay hindi marunong mag-backslide. Can you say amen to that? Hindi po dapat marunong mag-backslide ang isang Kristiyano. Bakit? Ipinakita na sa iyo ni Lord ang maganda niyang plano, binigyan ka lang ng problema, tumalikod ka na. Ibig sabihin, kapatid, isa kang duwag. At wala pong duwag na nagtatagumpay. Amen po ba tayo doon? Hallelujah. Then, ito po ang matindi. Blaming one another. Sikat na sikat po ito, di ba? Sa lahat ng organization, we always blame. sa lahat po ng organization, we always blame. Ikaw kasi. Lagi ko lang pong, ako po pag ganun ng sitwasyon, ako lang po ay nananahimik. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi pag tumuro kang ganun, halimbawa tinuro ko si Pastor Ted, isa lang po yung nakaturo kay Pastor Ted. Pero yung apat ko pong daliri, nakaturo po sa akin. Ibig sabihin, ikaw palang problema, hindi sila. Can you say amen to that? Ibig sabihin pala, ikaw ang dapat magbago, pero bakit sinisisi mo sila? Sabi nga sa quotation, if I change, ano po yung kadugtong? If I change, everything changes. So kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat hindi ka marunong mag-blame. Amen po ba tayo doon? At ito po, dito po nangusap sa akin si Lord sa mga cell group ko. It is masking. Ito po yung Kristiyano na doble kara. Can you say amen to that? Masakit man pong isipin, mayroon po mga Kristiyano na doble kara. Amen? Ano pong ibig sabihin ng doble kara? Sabi po niya sa James 3:10, sabi niya sa Tagalog, sa iisang bibig nang gagaling ang papurit panlalait, hindi ito dapat nangyayari, mga kapatid. Ibig sabihin po nito, you're rejoicing, you're saying hallelujah every Sunday, but Monday, nagmumura ka na. But Tuesday, umiinom ka na. Wednesday, naninigarilyo ka na.
Thursday, nakikipag-chismisan ka na. Amen. Ang tawag ko po dyan is doble kara. Kapag ganyan po ang disciple mo, hindi po kayo rarami. Bakit po? Bakit pa ako mag-join sa inyo? Wala naman tayong pagkakaiba. Amen po ba tayo doon? Wala pong pagkakaiba eh. Pero kapag ang isang tao nakita ang pagkakaiba sa iyo, kapatid, yun pong isang kaklase ko sa doctoral, hindi ko man po niyaya yun eh. Pero dahil you are consistent with the Lord at nakikita niya na tapat ang Diyos sa iyo, magbo-volunteer po yun na sasama. Amen po ba tayo doon? But if you are inconsistent with the Lord, you are double tongue, doble kara, wala pong mangyayari. Kaya sinasabi ko po sa lapas, I am not after about quantity right now. I am after about quality. Yung talaga mga Kristiyano na totoong Kristiyano, hindi po pa ganun-ganun. Amen po ba tayo doon? Sabi po niya sa Matthew 7:3, sabi niya, nakikita mo ang puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo nakikita ang troso na nasa mata mo. Mahirap po yun. Amen po ba tayo doon? Ibig sabihin, you really have to be a very good example. You walk your talk. Kaya po sa lapas ngayon, hindi po ako takot na mag-preach. Takot po ako na malate. Bakit po? Kasi po nag-set ako ng standard. Kahapon po, last day ng brigada eskwela, tapos po tumawag si Bishop, so nagbrigada pa rin po kami. Nung nasa school na po ako, nag-iinventaryo, pinuntaan ako ng principal, Sir, sabi niya, samahan mo naman ako. Kasi na-stroke yung isa pong education supervisor namin. So sinamahan ko po, no? Sa ICU, pinag-pray ko. Actually, hindi po ako nakapasok. Nag-pray lang po ako sa labas. And then, pagbalik po namin sa school, past 12 na. Ang cell group po sa labas is 105. Tama po ba yun? Nakalatog na po ang boodle fight. Pero sinabi ko po sa aking principal, Madam, di na po ako pwedeng kumain dyan kasi po mayroon pong naghihintay na kaluluwa sa akin doon. At hindi ako pwedeng mapahiya doon. So, hindi po kayo kumain. Nag-drop by lang kami sa Jollibee. Kumuha ng burger. Diretso po ng lapas. In the grace of the Lord, na-late po kami ng isang minuto. Nakarating po kami doon ng 106. Ano pong ibig kong sabihin doon? Ibig sabihin po nito, seryoso po ang pastor. Amen po ba tayo doon? Hindi po kami kumain, but this is for the glory of the Lord. We will serve the Lord. Ang aking pong pinangawakan, nakikita ni Lord ang ating pong ginagawa. Amen po ba tayo doon? Kahit hindi po makita ng tao, makita lang ni Lord kung gaano ka kaseryoso, gaano mo siya gustong sundin, pagpapalain po tayo ni Lord. Amen po ba tayo doon? Next po is cursing. Iwasan na po natin yan. Pagmumura. Proverbs 18:21. Amen? Kung ano pong lumalabas sa ating bibig, yun po ang mangyayari sa atin. Amen? So dapat po, lahat ng lumalabas is always positive. Then self-destructing. May problema ka, lulunurin mo na ang sarili mo sa alak, sa barkada, sa bar. Hindi naman po nakakatulong. Amen po ba tayo doon? Sabi po niya dito, but the best way is to face the problems, the crisis, take courage, and have a right attitude, be like Paul, and listen to his exhortation. Ito pa po yung last three. At malapit na po tayong matapos. Dapat daw po kapag may problema ka, number one, or letter A, basahin nga po ninyo. Ready, blow! B,
joyful. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, be joyful. Sabi po niya sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice! Pag makulit po si Lord, mayroon siyang gustong itiin. Can you say amen to that? Tanungin niyo po ulit yung katabi niyo, may problema ka ba? Rejoice. Amen. Huwag kang magmukmuk. Amen. Amen. May problema ka, let's rejoice. Mayroong paraan si Lord. Amen. May paraan si Lord to reach you out. Amen. So number one, be joyful. Sabi po niya sa 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Again, rejoice always. Masaya ka, rejoice. May problema ka, rejoice pa rin. Amen. Diyan po nakikita ang distinction ng isang Kristiyano. Ang isang Kristiyano, marunong magdala ng problema. Amen. Tingnan niyo po ang pastor niyo. Mukha po bang may problema ako? Mukhang hindi naman, di po ba? Amen? Pero marami po akong problema. Amen? Ibig sabihin, marunong pong magdala. Amen? Bakit? May nagdadala sa akin eh. Amen? Hindi ko dinadala ang sarili, may nagdadala po sa akin. Hallelujah! And then letter B, be prayerful. Number one, be joyful. Number two, be prayerful. 1 Thessalonians 5:17, pray continually. May blessing ka, pray pa rin. May problema ka, mas lalong mag-pray ka. Amen po ba tayo doon? Ha? Eh, hindi pa po binibigay. Kaya nga eh. Baka ang test naman ni Lord, pag tinuloy-tuloy mo yan, ibibigay ko rin sa iyo. Can you say amen to that? Katagal-tagal na, years na, eh, yun nga ang test ni Lord sa iyo eh. Again, pray continually. Alam niyo pong na-realize ko doon? Kapag nagtuloy-tuloy kang nag-pray, kahit ang haba-haba noon, tapos binigay ni Lord, mas ma-appreciate mo yun, kapatid. Tama po ba yun? Mas na-appreciate mo. Mas papahalagahan mo ngayon yung blessing na yon. Amen po ba tayo doon? Nung parang po akong master teacher, ano, sa division, alam niyo po bang 100 plus kami, ako po yung nasa huli? Amen. Almost 1 year ko pong inintay yun. And then, nagkaroon ng first screening, ha? Siguro po nahati, sabihin na nating yung 150, 75, ang pastor niyo po, nasa last pa rin. Still, I prayed. Nagkaroon po ng second na naman. Screening. So, yung 75, hatiin mo. Ilan po yon? Mahina ako sa mathematics eh. Ilan po yon? 37. O, sabihin na nating top 30 na lang. Alam niyo po bang, pastor niyo, nasa huli pa rin. Amen? Yung last po na screening, doon na po kumilos si Lord. Doon na po kumilos si Lord. Yung dating may 12 points, binawasan ng 12 points. Yung dating may 5 points, binawasan ng 5 points. Ang points po ng pastor ninyo, 56 lang. Pero sa awa ng Diyos, hindi po binawasan ni Lord. Pumasok po sa top 10. Amen. Nung pumasok po sa top 10, tanong nyo po, pangilan ako sa top 10? Panghuli pa rin. Panghuli pa rin. Actually po, tie po kami sa 9.5. Natawag na po ang lahat-lahat, top 8 natawag na lahat. Ako hindi pa po natatawag. Again, alam po ng asawa ko yan, we are kneeling to the Lord. Why? We need it.
until such time na binigay po ni Lord ang inyong pong pastor ngayon is master teacher na. Bago po lumabas ang aming baby, pinamaster teacher na po ako ni Lord. Alam niyo po ba yung nandito pa ba? Ayun pong cross nun eh. Nung sinasabi ni Bishop, naalala niyo po ba yun? I-focus niyo ngayong attention niyo sa cross, sabi niya. Tapos may revelation si Lord sa inyo, sabi niya. Alam niyo po, finocus ko yung aking mata sa cross. Noon pong panahon na yon, mayroon pong kurtina yan. Ngayon po, wala na. Nasaan na po ang kurtina? Kasi po, malaki na eh, no? Nakita ko po dalawang letra. Alam niyo po ba yon? Dalawa pong letra ang nakita ko. Yung isa pong letra, very obvious. Ano po yung letra na yon? T. Pero yun po yung cloth, yun po yung M. Ano pong ibig sabihin nun? M-T, Master Teacher. Answered prayer now, kay Lord. That's why nung nakita ko po yun, kahit ano pong mangyari, we are kneeling every day to the Lord. It's almost 1 year na pinomote po ako ni Lord. Ngayon, we are enjoying that blessing at mas na-appreciate ko po yun. Wala po bang palakpak si Lord? I don't know your situation, but still pray continually. And then po, letter C is be thankful. 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Amen. May problema ka? Thank you, Lord. May problema ka? Lord, thank you. Ibig sabihin, mahal mo ako, Lord. Binibigyan mo ako problema eh. Binibigyan kita ng problema. Kasi ayaw mo akong mapahamak siguro, Lord. Kaya may problema ako ngayon. Lord, matindi yung problema. Ay, ibig sabihin po, mas matindi ang pagmamahal ni Lord sa'yo. Amen po ba tayo doon? Super bigat po ang problema ko. Ibig sabihin, super bigat din ang pagmamahal ni Lord sa'yo. Amen po ba tayo doon? Yun po ang ibig sabihin ng be thankful in all circumstances. May blessing? Thank you, Lord. Di ko po makalimutan ang aking kapatid. Yung pong unang nadala ko po sa church, nung pong prinis ni Bishop na ipag-pray mo, sabi niya, ang pagkain mo ng umaga, ng tanghali at ng hapon. Naalala niyo po ba yun? Pati merienda. Amen? Minsan daw po sa IWS, di siya nakapagluto ng kanyang breakfast or tanghalian. Sabi mo, Lord, you will give me yung aking breakfast, yung aking tanghalian. Thank you, Lord. Inintay ko pong mag-testify yun eh. No? Tapos, kabira-bira, meron daw pong nag-aabot ng 100. Ano ito? Pang-lunch niyo po? Birthday ko kasi. Amen po ba tayo doon? Ha? Merienda naman. Nakalimutan din na magdala ng merienda. No? May nag-aabot po ng merienda sa kanya. Every now and then daw po yun. Why? Because he is claiming at nagti-thank you na siya kay Lord. Can you say amen to that? Ano pong lesson dito? Kapag gusto mong pagpalain ni Lord, magpasalamat ka na in advance. Amen! Claim mo na, Lord, maraming salamat sa aking promotion. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa sasakyan na binigay mo na. Hinihintay ko na lang yung susi. Nasaan, Lord, yung susi? Amen! Ganon din ang bahay. Ako po, nagbe-pray din ang bahay. Lord! Gusto ko po, Lord, next year, bigyan mo na ako. Amen! Be thankful. Palagi pong magpasalamat kay Lord. Bago ko po ibigay yung challenge, last na lang po ito. Ang inyo pong pastor ay nakaranas po talaga ng matinding crisis. Alam niyo po yung una, yun pong na-aksidente ng aking kuya. Wala po akong pera noon eh. No? Tapos na-aksidente siya. Alam niyo po ba, nagdadalawang isip po ako noon kung uuwi ako ng Victoria o hindi. Hindi ko alam bakit.
Nagdadalawang isip po ako. Pero, hindi po ako umuwi. Yun po pala, kung umuwi po ako, baka po namatay yung kuya ko. Ibig sabihin, ako po ang ginamit ni Lord para ma-save yung kuya ko. Umabot po ng almost 500,000 ang gastos namin. December po yun. At hindi ko po alam paano po na i-provide ni Lord yon. Napunta po siya sa ICU. Alam niyo po ba, first time ko pong napunta sa ICU. Kung yung kapatid mo, makikilala mo agad, tama po ba? Pero kung hindi mo ibang tao po yon, kung hindi po niya suot yung t-shirt ko, hindi ko po siya makikilala. Dahil nung nakita ko po siya, wala po siyang ngipin na. May tahi na. Tapos bali po dito, bali po lahat. Hanggang ngayon nagpapa-recover pa rin. Tapos nung nasa ICU po kami, alam niyo po bang less than 20 na lang yung kanya? Gumaganon-ganon na lang, Lord. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Until such time na pinikit ko na lang ang aking mata, Lord, lahat ng prayer na alam ko, sinabi ko kay Lord. At magmula po dun sa 20 or 18 na yon, bigla pong tumaas nung pagmulat ko ng mata ko. Amen. Ibig sabihin po, kumilos si Lord sa akin pong kuya. Kung ikaw ang nandun sa kalagayan na yon at hindi ka pa pinalakas ni Lord, bibigay po kayo. Ako lang pong nandoon. Then sa finances po, minsan po may magbibigay ng 5,000. Ang antibiotic po niya, ang mahal-mahal. Minsan po may magbigay ng 5,000. Ang babalik po sa akin, 4 pesos. Eh everyday po, 3 times siyang mag-antibiotic. Pero hindi ko po alam, may pupunta po doon, bigay, bili, wala na naman. Bigay, bili, wala na naman. Until such time, na nabigyan po ako ng pagkakataon dito na makapag-preach ng sambang gabi, ito na po yung pagkakataon ko na makapagpasalamat po sa my TFBC family. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa aking kapatid. At sinasabi ni Pastor Ted, yun na po ang huling dura ng kaaway sa amin. And I'm holding on that. Ibig sabihin po, I'm looking forward na yung kapatid ko na yon, madala rin po dito sa church. Nung matapos po yung mahabang problema na yon, pinanganak po ang aking anak. Alam niyo po ba, ang prayer ko sa aking anak nung nasa loob pa ng tiyan, very healthy ka sa loob, mas lalong healthy ka paglabas. Always po yon. Then one Sunday, nung yung malawakan po yung tigdas, no? Nung malawakan po yung tigdas, nagdalawang isip po kami, hindi namin sinama. Doon na po tinira ni Lord ang aking anak. Lesson po yun. Dapat dalhin mo lagi ang anak mo sa bahay ni Lord. Nagkaroon po siya ng seizure, mahaba daw po yung seizure. Ang mahirap po, nung mahaba yung seizure na yon, talagang hindi daw po nila maibaba ang mata niya. Talagang nakatirik. Then Monday, dadalhin na po namin sana sa doktor. Sabi niya, nagkaroon na naman ng second episode. So nung finally po, napinuntan namin sa doktor, nilagay po siya sa isang table, tapos pilit pong ginugulat. Ang lalakas. Wala pong reaction ng aking anak. Tapos sabi ng doktor, ang prayer ko po, healthy siya sa loob, mas healthy paglabas. Tama po ba? Sabi ng doktor, i-confine natin siya ngayon. Kinonfine po, doon po nadurog ang puso ko. Kasi po, yung kukuhanan siya ng, wala pa po siyang 2 months noon eh. Kukuhanan siya ng dugo. Ang sakit po pala sa tatay yon. Yung kukuhanan siya, konti lang yun ako at kukuhanin, tuturukin na naman. Tapos lalagyan ng dextrose. So in short, natapos po yung lahat mga test, lahat po ng test, it's negative. Hallelujah! It's negative.
Pagkatapos po, it's negative. Pero sabi ng kanyang doktor, kailangan kayong pumunta sa Manila. It's negative. Ang newborn screening, okay po lahat. Pumunta kayo ng Manila, kailangan nating makasiguro, sabi niya. Dahil, hindi basta-basta ito. Delikado ito, sabi niya. So, pumunta po kami ng Manila. Sumunod po kami. Nagpa-pray ako kay Pastor Ted. Yun pong pagdating namin doon, matindi na naman po ang krisis na naranasan ko po doon. Alam niyo po ba yung mga metal? 26 na metal po. Kung si ang asawa ko po ang pumasok doon sa room na yon, baka po nag-collapse siya. Dahil 26 na metals na mayroon pong core, titignan yung tawag doon, yung parang vibrate ng utak natin kung it is normal. So kukuha po siya ng pandikit, parang wood glue po eh, dalawa. Sausaw niya doon, tapos iganon niya, kukuha pa siya ng wood glue, tapos papatuyo niya ganon. At iyak po ng iyak ang aking anak, that is 26 na metal. Sabi ko, Lord, bakit ganito, Lord? Pero that's the time na naalala ko po yung pong message ni Bishop, yung you have to give your Isaac. Naalala niyo po ba yung gaganonin si Isaac? Nasabi ko po kasi sa church noon, Lord, dahil na-inspire ako, Lord, I'm willing to obey you. I'm willing to give everything. Tapos yung pong Sunday na yun, tinest na po ako ni Lord. Ang sakit-sakit po noon. Na umiiyak yung anak mo, ang daming metal, yung cranial ultrasound niya, grabe. Halos madurog po ang puso ko. Pero thank God, nung lumabas po ang cranial ultrasound, normal cranial ultrasound. Tapos yung kanya pong video EGG na 24 hours dapat, pinag-prepare po kami ng another, alam niyo po, di ba? December, di po ba? 500,000? Tapos sumunod na naman, pinag-prepare ka ng 20,000, ka na naman kukuha noon. Tapos by the grace of the Lord po, alam niyo po ba yung video EGG niya, nung tinignan ng doktor sa PCMC, mga expert po doon, sa epileptic, ganun po lahat yun eh. No? Sabi niya, nakita ko na yung anak mo, sabi niya. Na-examine ko na yung anak mo. At marami na akong cases na hinawakan na ganyan. Epileptic pa nga eh, sabi niya. Ang tingin ko sa anak mo, everything is normal. Everything is normal. Alam niyo po yung sinabi niya, you don't need this 24 hours na video EGG. You just need a routinary EGG. From 20,000, naging 10% lang pong gastos namin, it's 2,000. Amen? And then, last visit na po namin, I declare, last na visit na po namin ngayon, kasi po titignan ulit. Pero sabi niya kasi, dun sa video EGT na yon, if something is alarming, we will inform you immediately. Eh ngayon po buwan nang dumaan, wala pong kami na nare-receive na information. Amen. Ibig sabihin po, gumawa ng paraan si Lord sa akin pong anak. Amen. Sa crisis na yon, si Lord pa rin po ang may control. Amen. At nandyan po ang aking anak ngayon. Nasaan yung aking anak? Hallelujah. Amen. Ayun po siya ngayon. Siya po yung pinakabatang nag-cell group kahapon. Kasi lahat po ng lakad namin ngayon, kasama na po siya. Amen. At gusto ko pong sabihin sa inyo, magmula ng 1 month old yan, nagta-tights na po yan. Amen. Pinang-tights na po namin. Amen. Kaya wala pong magiging problema yan. Ang prayer ko po, lalampasan pa niya ako, di mas masaya. Amen po ba yun? Hallelujah. So that is my testimony about crisis. Now, what is yours? Gaano ba kahirap ang crisis na dinaranas mo ninyo ngayon? Ang solution lang po is 2 Corinthians 5:17. That's my verse.
If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, and the new has gone. Has come. Amen. The new has come. Amen po ba tayo doon? Ibig sabihin po, kapag tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, at nakipag-isa ka na kay Lord, kahit anong krisis, kaya mong pagtagumpayan. Amen. Hallelujah. And hallelujah. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig.